So, hi guys! Welcome back sa aking channel! So for today's video is tayo ay mag-unbox ngayon. Time check is already 4 a.m. in the morning. And as you can see naman, ngayon lang ako nakapag-vlog. Kasi natulog ako kanina and antok na ako. So may dumating na package kahapon and ito yung kasama doon sa binili ko. Yung sa HyperX, ay di pala, yung sa Edifier na binili ko na speaker. So i-unbox natin ngayon to. Ah, diba? Ang ganda. Sana hindi ba ito ang laman? Kasi 80,000 to. So, yun. So, ayan. Ito yung box na dumating kahapon. So, i-unbox na natin. So, ikot ano na. So, usually, pag bumibili ako ng lens, actually, may bumili na ako dati yung 50mm at saka 25mm. So, ito ay sa 4P Kobe 4P store. 4P store yung binilhan ko na store. So, ilalagay ko na lang sa description box. So, baliktad pala siya. So, ito yung 16mm F1.4 DCDN. So, pang-EUSM to na lens and pang mirror lens. Merong specifical na pwede sa Sony, may mga ganun, Sony E-mount. Tapos, ito, ang gamit ko kasi camera is yung Canon EUSM-C. So, ito yung binili ko para dito. So, kasa siya. So, hindi na siya kailangan ng mga adapter. So, ayan. So, nakikita nyo sa back, may papel. So, hindi ko alam kung ano to. Pero in Chinese, ito yung limited warranty siya. So, may limited warranty siya. Ito ay galing sa Hong Kong. Actually, mas mahal kasi sa iba. So, nasa 25,000 yata yung iba na nasa store or 21. I'm not sure. And ito yung contemporary. Ayan. So, may madami siyang papel. O, may papel na naman. Ito yung warranty stickers. Ayan. So, nakikita nyo, may warranty stickers siya. So, may English, may Dutch, may France, may French, Espanyol, Italiano. Por favor, rellene los tat. O, diba? Tapos ito, may number-ish siya. Ayan, nakikita nyo. Ayan, warranty sticker. So, hindi ko kailangan itapon yun. O, diba? Natakot ako. Akala ko bato ang laman. Akala ko bato ang laman. Ayan, naiipon na naman ang aking mga back. Kailangan hindi dapat iipon. O, ayan. Tabi muna natin. So, ganito yung itsura niya. Actually, napakalaki niya. Ayan, o. Oh. Halata naman eh. So, ito yung lens. Oh, my God. So, ito yung lens. Ito yung F1.4 na lens. F1.4 DCDN Sigma. So, yung focus ring niya, unlimited. Grabe yung focus ring niya. Unlimited siya. And okay naman, smooth yung kanyang focus ring. And ito yung likod niya. O, diba? Hindi siya nagpo-focus. Then, ito yung lens. Ito yung mismong, ano niya. So, kung bibili kayo na, actually, napanood ko sa mga review, ito ay 67mm yung bilog niya. So, bibili pa kayo ng parang, tawag doon? Basta yung pagpa-dark. Kasi usually, pag nagpa-vlog kayo sa labas, medyo sobrang linaw niya. Literal na sobrang linaw niya. So, ayan yung itsura niya. So, metal autofocus siya, so pwede rin manual lens. Autofocus manual lens yun. So 0.25mm made in Japan. So made in Japan siya. Ang ganda niya, oh. Ayun, kailangan nyo ng ND filter. Kasi pag naglalagay nyo ng ND filter to, so medyo maliwanag sa labas. So meron para siyang overexpose. So kailangan mo pa siya ng ND filter. Hindi ko alam kung magkano na yun. Pero pinakamaganda daw is KNF. So lahat na to ay ilalagay ko na sa description box. So ayan yung kanya Sigma lens 16mm pang EUSM. O, diba? So, itatry natin to ngayon para alam nyo na. Then, kasi ito yung kanyang hood. Lens hood niya. Oh, plastic pala siya. Plastic hood siya. So, pag ayaw nyo ng mga parang flare, yung mga may mga flare sa light, yung parang may ray, ayan. Ganyan yung itsura niya. So, sobrang bigat talaga siya, mga best. Mabigat siya, malaki rin siya. So, yun. So, pwede rin yung lagyan ng ganito. O, ayan yun ang nakalabas yung ano. Para for ano na rin. Pero maganda siya. So, i-try natin kung gano'n nga ba siya ka bokeh yung kanyang background. O, diba? Yung mga blurry background. So, yun. O, ayan. So, balik tayo ha. So, ayan yung kanyang Sigma lens 16mm. So, nakikita nyo, medyo blurred sa likod and medyo okay naman yung kanyang autofocus kung nakikita nyo. Mabilis yung kanyang responsive sa autofocus niya. Ayan ang bilis niya. O, diba? Ang bilis niya, mga best. So, ilalagay ko to. Yung Canon. O,
Oh, diba? Oh, oh my God. So, mabilis yung kanyang, ano niya, mabilis yung literal yung kanyang autofocus niya. And wala kayo naririnig na parang, ano, kasi naka-wireless kasi ako, hindi ako naka-ano eh. Usually kasi yung mga nag-automatic na nag-focus is, maingay yung kanyang pagka-focus niya. So, naninibago ako. So, medyo blurred. So, try natin pag siya ay naka-F1.4. So, ayan ang itsura po ng F1.4. So, nakamali pala ako kanina. So, nakamanual kasi ako kanina. And yung aking ISO is 500. Ito yung F1.4 niya. So, bababa natin yung ISO niya para, ayan, nasa 125 na po siya. So, dapat ganyan lang. Yung kanyang, ano, pag naka-F1.4 ka, so, babaan pa natin ng isa, nasa 100. So, ayan, medyo okay na. And, yun. So, nakikita niyo, napaka-blurry yung background niya. And, hindi ko pa siya na-try mag-vlog sa labas. Pero, pupunta ako sa baba para i-try to. Kung ano man siya, kung anong itsura ba. And, sobrang blur niya, literal. Napakaganda niya, promise. So, kung bibili kayo ng mga lens, kung may mga EOS M6 kayo or EOS M6 Mark II or M50 or M50 Mark II. So, bibili kayo dapat yung mga literal na mount. So, nakasulat kasi doon is EFM mount. So, may mga specified kasi na, basta may mga bagay-bagay kasi na sa mga lens. May mga Fujifilm na mount, Fuji mount, may mga Sony E mount, mga ganon. And yung mga Nifty 50, kung alam nyo yun, is yung 50mm, kailangan nyo pa bumili ng adapter kung gagamit kayo ng EOS M. So, yung 50mm kasi para sa mga DSLR. So, ayan, nakikita nyo kung gano'n siya ka-blurred. So, ayan. Mabilis yung autofocus niya actually. Ayan. Mabilis literal yung autofocus niya. So, magpo-photoshoot ako bukas. Hindi ko muna ito i-edit. Basta magpo-photoshoot ako bukas gamit tong lens. And, yun. So, bababa ako and papayita ako sa inyo. And, maganda rin po siya sa mga low light. Literal na maganda siya sa low light. Yung literal na may mga ilaw lang kayo sa taas. And, wait, papayita ako. So, ayan, taasan nyo lang yung ISO nyo para, ayan, nag-auto na siya. Ayan, pangit siya, diba? Pero maganda siya sa pag sa low light, pag nasa labas kayo na madaming light, so maganda siya. So, open na natin, medyo, medyo ano na. Ayan, overexposed na. Ayan, o diba, okay na siya. So, bababa tayo. Bye! So, hi guys, yan yung kanya. Ang ganda niya, promise, ang ganda niya. Yung pagka-blurred, pag ayaw niyo makita. Pero hindi nga lang siya medyo stabilized and mangalay siya. So, yun. Ito yung kanyang na motor. So, ito yung kanyang pag nandito sa loob ng bahay. Maganda siya, promise. Bumibili kayo ng lens and full extended na po yung aking kamay. Medyo mangalay nga lang. Nakangalay nga lang. And yun. Maganda siya. So, bili na kayo. Lalagay ko lang sa description box yung kanyang basta sa Hong Kong siya, meron siya. So, pagbibili kayo sa mga sa ibang store, gaya nung Lee Photo, medyo mahal kasi dun nasa 20 plus pataas na pag doon kayo bumili. And so thank you guys for watching and I hope you enjoy this video and my unboxing. So ngayon lang na ako pag-unboxing na medyo okay kasi ito yung gustong-gusto ko talaga lens para yun, alam mo yun, para for more vlogging. And basta don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-update kayo sa aking every upload. And bye! So comment down below if may any suggestions kayo, okay? Huwag lang unboxing kasi the way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?